Matapos ang ilang linggong nagpalipat-lipat ng bansa, naibalik na po sa Pilipinas si dismissed Bambantanlak Mayor Alice Guo kasunod ng kanyang pagkakaaresto sa Tangerang, Indonesia. Sa pagsundo sa kanya ng mga taga-gobyerno, humingi siya ng tulong dahil may natatanggap daw siyang death threats. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. 1:10 a.m. kaninang madaling araw nang lumapag sa isang pribadong hangar sa General Aviation Area ng Naiya sa Pasay ang eroplanong sinakyan ni dating Mayor Alice Guo. Tumagal ng halos 4 at kalahating oras ang biyahe nila mula sa Jakarta, Indonesia. Pagbaba ng eroplano, sumailalim si Guo sa proper documentation at booking procedure, pati medical at physical examination. Inihain din sa kanya ang arrest warrant ng korte sa Tarlac. Matapos niyan ay nagkaroon ng press conference na pinangunahan ni DILG Secretary Benhar Abalos Jr. at PNP Chief Police General Romel Marbil. Dito na iniharap sa media si dating Banban Mayor Alice Guo. Maikli na ang buhok, naka-face mask at nakasuot ng orange na t-shirt na may sulat na CIDG detainee. Pasulyap-sulyap lang siyang nakukuna ng kamera dahil nakatalikod siya sa halos buong press con. Ayon kay Abalos, binigyan ng Indonesian authorities ang Pilipinas hanggang alauna lang ng madaling araw para masundo si Alice Guo. At kung hindi, ay pakakawalan siya. Dahil sa panahon na yun, agad tayo naganap ng eroplano. No? Kundi hindi tayo aabot sa mga flight. May kaibigan ako nagpahiram na eroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan. Inuulit ko, no, nising ko, wala akong ginastos ang pamahalaan dito. Paliwanag ni Abalos, nagtungo sila sa Indonesia na walang kasiguraduhang may uuwi nila si Alice Guo. Kung umuwi kami ngayon na hindi namin siya kasama, malamang pinagtatawalan na kami ngayon. And yet we took the risk. Nagpunta kami roon at ginawa namin ang dapat namin gawin. Ito na po ang nangyari. No? Naiuwi namin si Alice Guo sa Pilipinas. Pero bago pa man lumapag pabalik ng Pilipinas, naghayag daw ng sumbong si Alice Guo sa PNP at DILG ukol sa natatanggap nitong death threats. Inassure ko siya, kami ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin. Importante lang, ituro mo ang mga taong malalaking ito. Lahat ng pangalan ibigay mo para magkaroon ng hustisya na rito at matapos na ito. At andito ang police para proteksyonan siya ang kanyang buhay. Sabi ni Guo sa maikli niyang pahayag, "Kino-confirm ko po ang lahat po ni sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po." EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.